Hello! Magandang araw, mga kabakyard. Babalik ang inyong lingkod, GG Official TV. So, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload dahil na busy tayo mga nakarang araw. Meron po tayong inasikaso na mga bagay-bagay, mga kabakyard. Dahil isa rin po tayong barangay official dito sa ating barangay ng Dinapigi. No? So, mga kabakyard, itong isishare ko sa inyo ay ayon lang sa ating experience, lalong-lalo na sa mga baguhan, ito ay na-experience na po natin, mga kabakyard. At ito ay effective naman sa ating backyard breeder na ginagawa. So, isishare ko lang sa inyo to, lalo sa mga kabakyard dyan, ng mga baguhan na nagmamanok. Alam ko mahirap mag-alaga ng manok sa ngayon dahil marami pong sakit na tumatama at nasasayang yung pera na ipinupuhunan natin. So, hindi na po natin papatagalin. Hindi muna tayo mag-shoutout para mas mabilis po ninyong matapos yung topic na to. So, bihira po tayo mag-upload ng video pero lahat po ng ina-upload natin, mga kabakyard, ay magaganda at napupulutan nyo talaga ng magandang kalaman. So ito, mga kabakyard, tungkol ito sa ating mga alaga na pwedeng maubos sa isang sakit lang. So alam nyo na yung tinutukoy ko, mga kabakyard. So napakahirap kasi banggitin dito yung mga katagang yun. Basta ito po ay may iwasan natin gamit lamang po ang luya, mga kabakyard. Opo, tama po yung narinig nyo, luya. Okay, ang gagawin lamang natin, mga kabakyard, pag may mga panahon na sa mga kapitbahay nyo, nandyan na, nagkakaubusan na yung kanilang mga alaga. Una pong gagawin ninyo, mga kabakyard, ay kailangan huwag pong makapasok yung mga ibang mga hayop o ibang mga alaga na nandito na papasok sa bakuran dahil yun po magdadala ng sakit sa kanila. So pangalawa, itaas po natin ang ating mga alaga nasa 80 centimeters to 1 meters, mga kabakyard. So kailangan ikulong po natin nasa mataas. So, kasi ang bakterya, virus, nasa baba, nasa lupa, mga kabakyard, karamihan. At yung iba, dinadala po yan ng hangin. Yun po yung hindi natin maiwasan. Ngayon po, mga kabakyard, paano natin maiwasan na tumama sa ating mga alaga? So, kailangan malakas ang immune system ng ating mga alaga. So, ang ginagawa ko, mga kabakyard, tamang patuka, tamang pagkain, tamang vitamins, ganun lang. Hindi ko masyadong hinahassle yung aking sarili sa paggagamot at sa pagbibigay ng vitamins sa kanila. At ito ang sikreto, mga kabakyard, yung luya, no? So magpakulo lang po kayo ng luya, siguro yung 1 kilo, kung marami kayong alaga, marami na po yun, no? So magpakulo lang kayo, mga kabakyard, ng luya, at yung luya na napakuluan, yun po ang gagawin nating painom sa kanila. So gagawin natin yan one times a day. Gagawin natin yan tuwing hapon, mga kabakyard, pagkatapos nilang kumain. At sa umaga, babalik natin sa normal na tubig. So alam nyo bakit nakakatulong ang luya? Ang luya, mga kabakyard, isa yan sa mga humaharang dito sa lalamunan natin. Yan yung nagbabantay talaga ng mga virus na papasok. Maari yung mga nakapasok na bakterya sa bibig ng inyong mga alaga ay pwede po niyang harangin. Pwede po siya yan ma-interrupt. So may iwasan po nila yung pagkakaroon ng sakit at direkta makapasok sa kanila. Okay, so yun lang po. Try nyo po yan, mga kabakyard. At yan ay experience na natin. At pangalawa, mga kabakyard, kung kailangan tuwing gabi, tabingan nyo po yung kulungan ng inyong mga alaga. Tabingan nyo yung walang makakapasok masyado na hangin. Okay, so yun lang ginagawa ko, mga kabakyard. So hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yung luya kahit wala akong nababalitaan sa mga kapitbahay. Ginagawa ko pa rin yan paminsan-minsan sa loob ng isang buwan, isang beses. Kasi matagal po ang epekto ng mga luya sa lalamunan ng internal ng ating mga alaga. Yan, hindi sinasabi ng iba,
mga backyard breeder o mga commercial breeder, pero alam ko, alam nila yan. Okay, mga kabackyard, so hanggang doon na lamang, mga kabackyard, sana napulutan nyo ng kunting kalaman yung ating pinag-usapan. So hanggang dito na lang, and I love it.